experienced ang pagbate mula dito sa napakaramig na naman. Ayun, napapagiligir ako ng mga disyerto, disyertong puti, puro ano, ikanga, white sand. Ayan, di ba? Ayan, oh. Tingnan yung mga guping. So, talaga naman, oh. Feeling mo parang naandito ka na rin. Oh, ayan. Ay, pinapakita ko lang sa inyo ang aking kapaligiran dito. Oh, ngayon nga kasi ano pa ngayon dito, malapit na mag-spring. Pero ano, maramig pa din. Oh. Ngayon, ito naman ang topic ko sa inyo ngayon, ano? Para may mga Tisay na mga gagawin, talagang pag ginawa mo talaga kasi mga Tisay na 'yan. Mga high value yan eh, mga dominant. Ang yayabang yan, yung antas ng tingin sa sarili nila. Eh syempre, lalo't Asian ka, di ba? Sasabihin nila, hindi talaga nila type ang Asian sa totoo lang. Kasi ang mga Asian kasi, ano yung pag Asian ha, Bombay, Incheck, Hapon, Korean. Yung mga Korean, ang lilinis masyado. Yung magpuporma, para mga babae daw. Yun namang mga Incheck, yung din nila masyadong ano, yung mga kultura, yung mga, gusto lang, pagkain. Pero yung mga magulang na Incheck, parang ibang dating. Masyadong traditional. Tapos yung mga Bombay naman. Ang mga Bombay, lalo ang mga Bombay. Talagang masyadong ano ang mga magulang sa virginity. Masyadong ano yung pag di ka virgin, ayaw na sa'yo. Mga ganon. Yung mga ibang lahi. Ang mga Pilipino, although ang Pilipino kasi, alam mo naman tayo yung mga Noypi. If you are in Rome, do what the Romans do. Iwan natin ng Noypi. Lodi talaga. Kaya itong mga Tisay, nakakakwentuhan lang naman nung kakilala ko. Sabi niya, ano makaka ang ano? Ang inaayawan mo sa mga ano? Mga lalaki at ano namang mga nagugustuhan mo. Eh ang sabi nila, ang unang-una talaga na yung parang hinangaan nila dun sa kakilala ko. Kasi yung although nagpapatawa siya na hindi naman kalbo, pero yung na-earn ka agad nung mga Tisay yung tipong ire-respect ka talaga. Iba talaga yung dating mo, ano, yung medyo astig ka sa labas. Kita niya ang lodi ka eh. Hindi ka basta tipong yung meron kasi ditong ganun, meron ditong Pinoy na nagba-vlog eh. Ang dami niyang followers. Libo-libo din eh. Pero sabi niya mga Pinoy daw 3 inches. Nagiging katawa-tawa, pero discarte niya yun eh. Pero hindi naman totoo yun. So anyway, yung mga ganun, paano may respeto ang isang lalaki na ang sarili mo mismo pinagtatawa? Hindi ganun. Eh kaya, siyempre, eh, hanggang yakap-yakap lang ng mga, normal naman dito yun eh. Eh itong kagopings natin talagang hanggang sa pagtulog. At saka yung mga Tisay talagang gaganda. Hindi yung mga Tisay-tisayan lang ng mga ano, Tisay lang. Talagang mga lodi. Yan ang una mga gopings. Parang Tisay talaga, maano talaga sa'yo, i-ano mo yung respect. Kailangan talaga i-respect ka niya. Huwag na huwag mong itotolerate yung disrespect. Kaya paano kaya i-respect? Huwag mong pakitang 190s ka. Yung 190s, ito yung ano, yung disparate, yung kumbaga siya lang babae sa buhay mo, wala kang experience. Ayon ng babae, no? Ayon ng Tisay ng walang experience. Kasi mga experience, tuturuan, parang ano, yung walang alam. Ayon, kasi ang daming body counts niyan eh. Oh, ang mga katabi niyan, jowa niyan eh. Alasing lang niyan eh. Kasama na yan eh. Normal dito yon. Hindi siya, kasi Tisay, hindi Pinas ha. Sa Pinas, iba yon. Pagka hindi pa naman nakaranas ng Tisay, makikinig ka ng mga sa Google o sa mga ano, tapos ang nagsasalita, ibang lahi pa, ay ba. Pero yung talagang sinasabi nung, yun, to, kwento lang naman ito ng kakalala ko, ito talagang totoong nangyayari at kasalukuyang nangyayari at nangyayari. Kaya, hindi naman, wala siya sa Google, pero totoong nangyayari at nag-work naman eh, kasi may Google ka nga, wala namang, di mo naman nakakatabi sa higaan. Iba yung katabi mo talaga, yung may ebidensya. Kaya nga, wento, na may wenta. Talagang unang-una, kailangan talaga i-respect ka niya. Huwag mong gawing katawa-tawa ang sarili mo. Yung dating mo, may dating talaga, arrive na hindi ka pwedeng bastos-bastosin. Ano mga Tisay na hindi kayo yung tipong lalaki na iyakin, puro paninisya, iniwan ako kasi ang babae mukhang pera, ang babae ganyan-ganyan. Yung mga lalaking, ano, yung mga beta, talagang wala nang ginawa, umiyak ng tungkol sa babae, puro paninisya, bakit iniwan, yung mga ganun, dramatic, yung ganun. Tapos, yung mga tipong lalaki talagang, ano, yung emotionally weak. Nako, hindi kayo re-respeto ng mga Tisay nun, bukod sa ginagawa mong katawa-tawa ang sarili mo. Puro ka pa paninisi. Nako, ayaw ng Tisay nun. Siyempre, dominant yan eh. Tisay yan.
Ay, pag nakita ng Tisay na emotional weak ka, insecure ka, at yung ano, gagawin kanyang ano, yung chuwari-wariwa na lang, julalay, parang, wala to, maganda eh. O di gagawin kanyang julalay. Kasi sa dami ng jowa ng Tisay, ang daming jowa talaga ng mga Tisay. Dalawa singo saan, jowa. Parang gaganda niyan Tisay eh. O tapos ikaw ngayon, pandagdag ka na lang sa bilang. Kaya, yung mga beta na hindi nila nire-respect, syempre walang babae na gusto mong kasama sa future mo yung mga beta. At huwag ka talagang Mr. Nice Guy. Yung mga kasi mga Mr. Nice Guys talaga ang pangit ng dating. Kasi mga Mr. Nice Guys, ito yung mga gumagawa ng mabubuti tapos ano, nag-expect ng kapalit. O diba? Palagi kong sinasabi, sabihin natin sa ano, ba't mo binayaran yan? Ayaw natin sa'yo ng bayaran mo kasi anong expect mo? Sasama ako sa'yo? O paiinumin mo ako? Tapos anong gusto mo? Tapos di ka naman niya type? O maliban na lang kung type ka niya. Eh, siya pa magbabayad kasi gusto ka niya eh. O pag di ka niya gusto, hindi mo niya sabihin siyang ayaw sa'yo na ano, kasi baka magalit ka eh. Ang gagawin na lang niya sa'yo, igugusting ka na lang kasi hindi ka niya nire-respeto. Respeto talaga, kailang irespeto ka niya. Ano pa para irespeto ka niya? Itong pinakamatindi. Para irespeto ka lalo ng mga tisa, itong pinakamalupit dyan. Kinakailangan talaga, pag nakipag-date sa'yo yan, nakipag-date. Ibig sabihin, pag nakipag-date, hindi naman porket nakausap mo ngayon na magkipag-date na dahil tisay. O hindi ganun literal. Siyempre, magkakakilala kayo, office mate mo o ka-workers mo, kachika-chika mo na, medyo tumagal na kayo nag-uusap, at tipong nagkiklik na kayo, may respeto na siya sa'yo. Ito na ngayon. I-date mo na siya ngayon. Pag nakipag-date ang tisay, ibig sabihin dyan, may mangyayari. Hindi yung makikipag-date ka na pinayang ka-date mo na no holding hands, marami kang ano, iniisip na kung ano-ano sa first date. Hindi ganon ang tisay, hindi ganon. Sa dami ng jowa niyan, kailangan sa unang date niyo may gagawin ka. Talagang sasama sa iyo yan. Yan ang reality. Kasi pag wala kang ginawa, prinson ka, mahina ka, panis ka. Ang sinasabi ko, wala siya sa Google, wala siya sa ano. Subok na eh. O ngayon, ito na ngayon. Pagdating sa date, ipakita mo sa kanya na ang gusto ng mga tisay, yung tipong alam mo ba yung ano, yung 50 Shades of Grey? Yung Mr. Grey, yung gano'ng mga kaya mga, isa yun sa mga top book selling, ang babae kasi hindi yan nanonood ng mga porn, hindi yan mahilig sa gano'n, mahilig sa lasa yung mga erotic, yung mga parang yung mga novels na ikikwento mo parang gano'n yung dun sila na ano eh yung, lalo na yung sa Netflix na sex ano gano'n, yun ang mga pinanonood ng babae, yung sinasabi tumayo ka dyan, hawakan mo, itutulak mo sa dingding, yung mga ganun. Doon ang mga, yun ang mga gustong-gusto ng mga tisay. At habang naandun kayo, yung binubulong-bulungan mo siya, yun kailangan dominant ka talaga. Ngayon, ang mga tisay, hindi sa kanila anong respect. Ayaw nila nang nire-respect mo sila. Ang gusto nila, dinodominate mo sila. At sa kanilang respect, wala yan pagkagusto ka. Ang lalaki, respect. Ang tisay, lalo na yung babae, pagdating sa kwarto, respect. Dominant ka eh. Walang respect. Pag sinabi ko sa yung sandal kayo sa dingding, doon ka lalong ire-respeto ng mga tisay. Pero kung puro ka naman gentle, sweet na things, can I kiss you? Will you date Filipino? May mga ganun dito eh. How about me? Will you date Filipino like me? I'm 3 inches. Ay, siyempre ang sagot sa kanya, laging, no? Talaga, nagiging pambansang Canada na rejection eh. Kasi pangit talaga, nakaka-offend sa mga Pilipino na hindi naman 3 inches, kahit joke-joke, pangit yun. Hindi tama yun. Kung gagawin katawa-tawa ng Pilipino, kung gagamitin ng Pilipino sa ganun. Kasi, hindi nagre-represent yung mga taong ganun, yung mga ang Pilipino kahit saan sa mundo. Lodi. Kaya mga tisay, pagka natikman talaga yung Pinoy na ano, kakilala ko, ay tanga, talaga nakakalimutan nilang pangalan nila. Lodi. Mga gopings, kahit pagkatisay talaga ang didiskartehan mo, huwag mo ipangita sa kanya yung colonial mentality natin na masyadong mataas ang dating nila, na parang ang ganda-ganda nila dahil parang yung tinatag na halo effect dahil sobrang ganda, lahat gagawin mo masunod ka lang. Hindi ganun. Pag nakita mo siya ang ganda-ganda niya, di ba? Talagang malaberhin ang dating eh. Pang mga pang Miss Universe. Pero pag kausap mo siya, yung vibes mo, ipakikita mo sa kanya na yung ano ka, yung sa isip mo na yan, kung ayaw mo, di wag. Kasi pagka ganun ang iisip mo, yan, kung i-reject mo ako, hindi ka natatakot na i-reject. Kasi, yung vibes mo iba.
talagang iba yung vibes nung gusto mo, mahalin mo ako, mamahalin ako ng forever. Hindi ganun. Pag-i-vibes mo sa kanya, yung dating na normal lang. Respect me. At yun talaga. Respect talaga ang unang i-establish. Kasi, pagka walang respect, walang attraction. Pag walang attraction, walang love. Ganun lang kasimple yon. Respect, and then paano kanya ma-attract sa'yo, yung vibes mo, kung paano ka magsalita, makikita niya, pag dinanong niya, anong trabaho mo, hindi mo naman sasabihin sa kanya na tigawalis ako ng ano, syempre, medyo dating na, no, na, yung, halimbawa, sabihin mo sa kanya, o kung doktor ako, hindi mo sasabihin doktor ako, pero nasa field ako ng medicine, ganun. Na yung medyo may dating na astig ka din, o na kunwari nasa law enforcement ka, hindi mo sabi na uhulihin kita, hindi. Basta't ano, doon ako sa field na yung mga bad guys, pag naandyan ako, tabi ka na. Kasi may kalalagyan ka, mga tipong ganyan, mga astig, na hindi ka nagyayabang, hindi ka naman, lalong hindi ka duwag. Iba yun, na hindi kaya mong tanggapin, kaya mo sa akin, diwag, o ganun. Tapos at git sa lahat, pagdating talaga sa bed, huwag kang tusikan. Pag tusikan, 5 seconds, mga 5 minutes, 7 minutes, tanga na. Yun ang normal sa lalaki dito, kahit sino siguro, daming ganun, beta. Wala pa, 7 minutes, tapos na. Kaya, bitin. Ang mga tisay, babae, kahit sino babae, satisfy mo. O, tulad ni sinabi ko, yung foreplay pa lang, 45 minutes. Pagka talaga, ang dating mo, tapos yung nasa bed, ano, Mr. Gray, yung nagsasalita ka, gusto mga tisay, yung dirty talks, binubulungan mo, huwag yung tahimik na sabay, dalawang pump, hilik, tulog. Wala, paano kayo respect? Putang na, yun ang huling pagkikita nyo. And para talaga maano sa tisay, respect, at saka mamahalin ka yan pagka lodi ka talaga. Pagdating nyo naging intimate na kayo, kung paano ka humalik, ang husay mo humalik, nako. Tapos matutulog siyang pagod na may ngiti sa labi. Tapos saka ka maglalaro ng video games, pero napasaya mo siya. Yun, doon kanya lalang mahalin. Ayun lang mga kapis from Calgary. At saka mga sinasabi ko, yung gagawin literal, ano lang to, parang experience lang, ng kakilala lang kakilala ko. Maniwala kayo, hindi. Pero at least may idea kayo. Yun lang, tandaan nyo, Pinoy ka, astig ka. Tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, at mabuhay ka. At saka meron na rin akong TikTok na Canadian Rockets din. Aki, kung manapin nyo, TikTok ko yun. O, yun lang. At pakilike and subscribe na rin.